So klaruhin natin ito. The same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong and investigation service. Totoo din po yung sinabi niya, si dating Agent Morales ay assistant chief ko po. Ako po yung happy niya. So yung pagkatapos mong kinuna ng yung informant mo, Morales, pagkatapos mong kinuna ng mga affidavit, everything, pinaalam mo ba sa boss mo? Sa pagkakatanda ko po, hindi naman po pwede na kikilos ako sa opisina na hindi malalaman ng aking opisina. So alam mo, alam na po. Kung sasabihin po niya, kung ipagtatapat niya rito sa kapulungan ito, kung nagkausap ba kami o hindi bago itong hearing na ito. Ayun po, bibigay ko po sa kanya. Hindi ko nakuha yung last na sinabi mo. Kung ipagtatapat po niya, kung nagkausap po kami bago itong hearing na ito, nung pumutok tong iskandalo na ito sa social media, at kung ano yung sinabi niya sa akin. Nag-usap kayo? At may sinabi ka sa kanya? Wala po akong natatandaang nag-usap kami, pero meron po siyang ibang kausap na nandun ako, pero hindi kami talaga ang magkausap. So hindi kayo direkta nag-usap? Hindi po, sir. May isa siyang kausap na nandun ka? Yes, Your Honor. We did not talk directly. Ito ha, very important dito yung ating integrity. Not only as a PDIA agent, kundi as a person. Otherwise, useless itong hearing natin dito kung magsisinungaling tayo. Yes, remember, kinabukasan ng ating bansa ang nakasalalay dito. Kaya dapat huwag tayong magsinungaling. Aside from the fact that you have taken your oath to tell only the truth and nothing but the truth. So help me God. So klaruhin natin ito. The same goes to you, Jonathan Morales. Ha? So anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong... Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... Sabi mo yan, hindi daw kayo nag-usap. May kausap daw ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Director na ako. Ha? Ikaw, nasa labas ka na. Oo. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun ah. Your Honor. Yes. May I, Your Honor. Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yun sa ibang mga kasamahan namin sa PDEA ngayon na may ganun. May ganun? Na ano? Indirectly ay... indirectly ay parang ano yung nga nadinig ko yung ano, hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Ano? Na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yon, nasa telepono yon. It's sa your word po yon, against his word. Ako wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, may I, Your Honor? Yes. Yun naman pong pag-uusap na yon, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong nyo po sa akin nung una, naging happy ko pa, totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanong niyo eh hindi niyo po itinatanong kung yung tungkol doon sa ganung mga papel yung ganun. Yes. Dapat po sana yun ang pag-usapan natin, hindi yun po yung nga, kung kaya ano, kaya nga nawawala tayo dito sa po yes, sa direksyon eh dahil ang dami niyo ini-inject. Sige, sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PDEA po.
matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. O, sinabi mo na, i-deny mo lang, i-deny na lang na. Wala ano ba po, ito? Wala po akong matandaang sinabi kung ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, kayong dalawa, under oath. Ha? Pwede kayong magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi wala tayo magkaintindihan dito. Your Honor, yes. Mr. Chairman, ano, ang purpose naman po nitong investigation natin, ano, kung mamarapatin nyo, para magkaroon po tayo ng sapat na batas, para hindi na po maulit. Kung nagkaroon man po ng ano sa amin. Yes, you don't, have, you don't have to remind me. Nandiyan sa akin yan. I am the chairman. Sorry, kaya lang, in the interest of truth and justice, lahat ng sinasabi nyo dito ay dapat totoo. Kaya ako nga kayo tinatanong at nire-remind palagi na under oath kayo. Kaya nga, magtutulungan tayo dito. Gusto mag... You love PIDEA. Di ba? Yes, Your Honor. You love your country. Yes, Your Honor. Ikaw, you also love PIDEA. And you also love your country. Yes, sir. Oh. So magtulungan tayo dito para maiwasan na itong ganitong leakage na mga classified documents. Yes, sir. Your Honor. Since na ito po, no, ang ano ko na lang po dito, bilang alagad ng batas na lang po, parang pulis sa pulis, Your Honor, since na lumabas po ito, itong information na ito, ano ang gagawin natin? Magkakandak ba tayo ng ano, no, ng investigation para doon sa mga personalidad na naandito ayon doon sa provision ng Republic Act 9165. Hindi po ba itong mga ito ipatatawag? Kasi kung ginagawa po natin sa mga ordinaryong tao, hindi po ba po pwedeng gawin ng PIDEA yung kanilang tungkulin para itong mga ito ay talagang ma-exonerate din kung kinakailangan o kung kinakailangan managot dahil mayroon silang mayroong allegation na sila ay gumagamit ng illegal na droga. Can you respond, sir, General Lasso? Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. So dun pa lang, gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa ano niya, sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagfa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Siya po, puro lang boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone. We are going to invite person. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result? Nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayon presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, no? Doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor,
mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni Gerald Lasso. Tawin natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap po daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kong natatandaan ganun, Your Honor. Meron kang, kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. Sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming legal and prosecution service kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng ano. Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung bakit? Meron bang binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsik, next hearing, invite, ano pa lang? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave? Curioso. Curioso? Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap? Hindi po, Your Honor, kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka noon? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. We gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Ha? Dave? Dave James Curioso. Curioso, dating PIDEA agent. Hindi po. Ano lang po siya, contractual lang po dati. Contractual lang PIDEA? Opo, noon po. Noon. Paano? Contractual lang PIDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga connection kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun pong ano no, kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maari sa kanya no, in good faith siya no, sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala, meron. Kasi nga merong idinideny eh. May i-deny. May usapan na i-deny. Sandali, ha? Apo. Yung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si siya Dave? Po, boses niya po, ha? Yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, di-deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya. Okay. Your Honor, at saka ako, naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano no, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako eh, dumating ako sa point na nag-isip ako eh, teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandiyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't yung i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon ay Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako? Ako ang lalagay niyo sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, edi pin down yan? Eh dahil ngayon, Presidente, ngayon, iwas pusoy? Ayoko ho sana na sabihin. Kaya nga, sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-corporate talaga nito kung sino nag-leak nito eh. Kaya dapat gagawa tayo ng batas. Napapanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang
Pero, anyway, parang deadlock tayo eh. Pidiya, wala yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya ikaw. Na po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Sige. Hindi. Pwede ma-flash dyan. Sabi niya, deny na lang namin. Huwag muna niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Your Honor, yun nga yung sinasabi sa akin. I-flash niyo yung kwan, yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So, anong treatment natin dito sa ganitong mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PIDEA leaks. These leaks of the supposed PIDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also, the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, as to anong kaso na yes, sir. Nilalabog nila? Anong batas nilalabog nila? With this, sir, based on what is shown on the screen, sir, this can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation, and under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information, and the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data. Or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning, makakasuhan din si Marlica nito? Siya man nagpalabas ito sa media? It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami ng madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung itong isa pre-operation report, yung isa authority to operate. Tanungin ko lang yung PIDEA. Buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Your Honor, kotse ko po yan. Ah, kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yung telepono number ko po yan. San cellular po yan. Eh. Ah, okay. Itong Toyota Vios. Kaninong sakyan ito? Kaninong sakyan yan? Sino makasagot? Sir. Yes, sir. Yung Mazda,
Kay Morales yan. Morales. Yung Avanza, kay Director Francia. Francia. Yung Crosswind sa PDEA. Yung Toyota Vio, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Crosswind. At personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa, oh. Black, silver, white, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko nabaguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, meron pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So, you are alluding before this committee na ito ay pwedeng naka soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong mga papel na ito? Yun pwede, ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyang i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganon po. Pero in this case, ha? Ako, basic lang, ha? Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh. Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng puncher. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may puncher at pinutukapi. So meaning, ito ay lumang dokumento na kasi nakita may butas. Oh. Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas na ganyan para lalabas na utindik. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan, na andyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PDEA. No question about hindi that. Hindi po sa AI. You've been claiming that. Walang problema. Sir. Alam ko yan. Inamin mo lang na ikaw ang gumawa eh. Yes, ikaw ang pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan. Kung ito invented lang. Invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA na non-existent itong papel na ito, as far as their office is concerned, we are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito'y siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro mula sa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved na mga tao ay
presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutuusin ang classification yan. Kung ako mag-classify yan noon, ha? Kung ako ang mag-classify, that's top secret. Hindi yan dapat confidential lang. Yes. Your Honor, Mr. Chairman, gusto ko lang i-reiterate talaga na ako wala akong anumang hangarin na ano pa yan ipakalat kasi yan wala akong mapapala diyan na masasa publiko kundi sabi ko nga kabatayan ang matatamo ko dahil nga doon sa mga sa seryosong impormasyon na nakalagay diyan at yun talaga ikagagalit ng mga taong nandiyan kapahamakan para sa akin po yan Yes, as in fairness to those people, di ba? Matagal ka na investigador Alam mo yan, ito information pa lang galing sa isang confidential informant. After this, ibabalidate mo pa ito. Pagbalidate mo dito, kung magpositive man o magnegative, kakandak ka pa ng actual operation. Pagkandak mo ng actual operation, magnegative ito o magpositive. Kung magpositive man, kakasuhan mo pa sa piskalya. Pagdating sa piskalya, another step, kung magpapasa ito sa piskal, ipapayal sa korte. Pagdating sa korte, very mahaba pang hearing ito, either makonvict man siya or ma-acquitted. Napakahabang proseso. So very unfair kung based on that confidential informant na yan, ikukundim ka agad natin ang tao. Am I correct? Yes, Your Honor. Ang purpose kasi dyan, to verify the veracity of report. Hindi po natin sinasabi na siya ay yun na, no? Kaya nga po tayo, kaya po ang purpose niyan, kaya magkoconduct ng surveillance, ng casing for verification. Kaya nga. I'm just running through the process, the procedure, para malaman ng mga nakikinig ngayon sa atin na napakahabang proseso pa ito. Ako mismo, kahit na pulis ako, pwede ako gawa ng may isang galit sa akin na confidential informant na yan, pwede ako si Bato. Mahilig yan, umupak na mga drug personalities. Pero involved yan sa drug trafficking. Ito ang information na ibigay ko sa inyo. Pwede, anybody is vulnerable to any reports. So, malayo pa ito. But the fact remains that itong papel na ito ay talagang andyan. Inamin mo nga na andyan. Pero ang PDA, deny na wala ito. Dahil wala man din talaga sa file nila. Kahit na saan yung dadala-dala ang papel, sir? Wala talaga. As far as they're concerned, wala talaga itong papel na ito. So ang tanong ngayon kung sino may hawak nito at bakit na-leak sa labas. Very unfair sa mga tao na na-involve dito. Ha? Hindi ako I am not lawyering for anybody here. Pero you will agree with me, mahabang proseso pa ito, di ba? Tatakbo pa ito, operitan pa ito, validation, operation, kung magpositive, kasuhan. Kaya, kung sino man mga tao na pangalan nakalagay dyan, yung nga, tama nga yung National Privacy Commission na personal information yan ay dapat pangalagaan. That is why, ikaw naglagay ng classification na confidential? Yes, Sir Honor. Oh, that is why. Nilagyan mo yan ng cover sheet na confidential because... Yes, Sir Honor. Napaka-sensitive nitong impormasyon na hindi ito. Hindi po yan para sa publiko. Yes, correct. Kung sino man yung tao na yan na nag-leak nito, napakalaking kasalanan niya. Ha? Napakalaking kasalanan. Dahil this is for us in the law enforcement at saka sa military. Sagradong mga papel ito. These are sacred to us. Hindi dapat... Basta-bastang i-disclose unnecessarily. Kaya nga dapat inibitahan natin yung National Security Advisor for them to explain gaano ka-importante itong mga classified documents na ito. Pero nag-absent man.
hindi mo lang nagpadala ng kahit isang representative para sana tumulong dito mag-explain anong ibig sabihin ng restricted, anong ibig sabihin ng confidential, anong ibig sabihin ng secret, anong ibig sabihin ng top secret, anong mga nakukompromise dito pag ito'y ma-disclose in an unauthorized manner, at dapat na-explain ito nila ng National Security Advisor. Alam natin, tayo mga pulis, alam natin yan. Pero for purposes of public information, dapat ma-explain nila ito. So deadlock tayo.